Isang paulit-ulit at malawakang problemang pangkalusugan ang kakulangan sa bitamina A. Milyon-milyong kabataan at mga nagdadalang tao ang apektado nito sa buong mundo. Isa ang Pilipinas sa mga bansang may mataas na bilang ng mga may kakulangan sa bitamina A. Ang kakulangan sa bitamina A ay nagre-resulta sa madalas na pagkakasakit, pagkabulag at maging pagkamatay. Isang dagdag na tugon ang pinag-aaralan ngayon ng mga dalubhasa. Ito ay ang golden rice. Ang golden rice ay isang uri ng palay na nagtataglay ng sustansya na kung tawagin natin ay beta-carotene. Ito rin ang sustansya na makikita natin sa mga makukulay na mga gulay at mga prutas. Ang beta-carotene ay nagiging vitamina A sa ating katawan sangayon sa ating pangangailangan. Malaki ang potensyal ng golden rice na makatulong sa pagsugpo ng suliranin sa kakulangan sa vitamina A dahil ang kanin ay ating kinakain ng 3 beses sa isang araw. Mahaba at mabusising proseso ang ating pinagdadaanan sa pag-aaral ng golden rice upang tiyakin na ito ay walang masamang epekto sa tao, sa hayop at sa kalikasan. Sa bawat prosesong ito ay meron tayong mga batas at alituntuning sinusunod. Sa isang pag-aaral na inilathala ng American Journal of Clinical Nutrition, napag-alaman ng isang tasa ng golden rice ay makakapagbigay ng kalahating dami ng vitamina A na kailangan ng ating katawan sa isang araw. Ang teknolohiyang ginagamit sa pag-develop ng golden rice ay libre. Kaya't inaasahang ang golden rice ay kasing halaga ng karaniwang bigas. Ito rin ay pwedeng itanim ng ating mga magsasaka sa parehong pamamaraan sa pagtatanim ng ordinaryong palay. Pwede rin itong gamiting binhi sa susunod na taniman. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang field rice at iba pang institusyon sa pagdidevelop ng golden rice. Ipapalabas lamang ito kung magugustuhan ng mga magsasaka, mapapatunayang ligtas at aprobado ng pamahalaan, at higit sa lahat, makakatulong upang itaas ang antas ng vitamina A sa katawan ng tao. Inaasahan na ang golden rice ay mapapakinabangan ng mga magsasaka at mga mamimili at makakatulong sa milyong-milyong tao na may kakulangan sa vitamina A.